Gumulong na ang pagdinig ng LTFRB sa hirit na taas pasahe ng iba't ibang transport group. 2 piso ang hinihinging dagdag pasahe ng mga tsuper at operator. Yan ang report ni Karen Villanda. Rise and shine, Karen. Mula sa 800 pesos, nakita noong hindi pa nagtataas ang presyo ng diesel. 400 na lang ngayon ang naiuuwi ni Solomon sa kanyang pamilya mula sa kanyang pamamasada sa jeep. Kung madadagdagan lang daw sana kahit piso ang pasahe, maibabalik sa dati ang kanilang kinikita. Dahil 200 pesos din ang maidadagdag dito kada araw. Kailangan ma'am sa'yo, mataas yung diesel eh. Pero kung tutusin, kahit hindi sana kung bababa lang na ng diesel. Masyado na kasing mataas eh. Dininig na ang petisyong taas pasahe mula sa iba't ibang transport group. Ito ay ang 2 pisong taas pasahe na hilig ng FedJADAP, Stop and Go Transport Coalition, LTAP at Pistol para sa minimum na pasahe sa jeep sa buong Pilipinas. Pero bukod pa ito sa 5 pisong dagdag sa unang 4 na kilometro at karagdagang piso sa susunod na kilometro na petisyon naman ng Pasang Masda, Alto Dapat Acto para sa mga jeep sa National Capital Region. May 2 rin silang petisyon na pisong provisional increase para sa mga traditional na jeepney sa NCR. Pero ayon sa LTFRB, hindi sabay-sabay maaprobahan ang mga petisyon. Gayunman, posibleng madesisyon na ito sa susunod na linggo. Kung ano man po yung magiging desisyon namin na pagkasunduan ng board, that it will be effective sa lahat po ng transport groups. Whether humingi ka ng provisional remedy ng piso, 2 piso na increase, whatever is in decision, it will be for the entire nation po yan. So possible next month, mayroon na tayong fare increase? Possible po next week, meron na po. Hati naman ang reaction dito ng mga pasahero. Okay lang naman kung dire-diretso naman yung taas ng ano, di ba ma'am, ng krudo. Dinigin ang pisong provisional increase sa 3 ng Oktubre. Binigyan pa kasi ng 5 araw ang transport group upang isama na ang modern jeep at traditional jeep sa buong Pilipinas sa kanilang petisyon, habang wala pang petsa kung kailan muli ang pagdinig para sa hiling na permanente 2 piso at 5 pisong taas pasahe. We'll submit our supplemental petition by Monday para by Tuesday hearing, okay na tayo. Dahil yun naman ang pag-usapan ng board, in a nationwide na nila yung 1 peso instead na National Capital Region lamang yung aming inaplayan. Hihintayin din ng LTFRB ang posisyon ng mga commuters group bago aprobahan ng taas pasahe. Nakapagpasa na rin sila ng sulat sa NEDA para abisuhan silang may petisyon ukol sa dagdag na pamasahe. So ang issue here is 2, magbibigay ba o hindi. Ang inclination ng board is of course in favor of the transport groups. Pero ang isyong magkano, we will have to differ, at least rely or take guidance from NEDA. Yun lang naman po eh. Guidance lang si NEDA, si board pa rin po ang magde-decide kung magkano po yung fare increase na ibibigay namin. Samantala, inanunsyo rin ngayon ng LTFRB na higit 74,000 na mga beneficyaryo ng fuel subsidy ang na-accredit na ng Land Bank. Pero 22,000 ang mga pantawid pasada card ang na-reject ng Land Bank at hindi pa napapasukan ng ayuda. Ito ho yung nagpalit na ho ng may-ari ng jeep, nag-iba ng address, or hindi ho nagagamit yung card na matagal na, so yung Land Bank ho, in-stop muna yung account. Ibig sabihin, yung mga ito, kailangan pumunta po sa Land Bank para po ma-update yung kanilang record at para matanggap po nila yung kaukulang fuel subsidy po. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.